Isang magandang-magandang buhay po sa inyong lahat na nanonood ngayon. It's a wonderful Saturday night. And I'm sure masayang-masayang Sabado na naman ang hatid namin sa inyo kasi na-miss namin kayo for the past 2 weeks kasi we were preparing for the online symposium ng Vibrance na kakatapos lang last weekend. Siyempre, andito na naman ang The Happy Life. Ako nga pala si Amy Bautista and together with my co-hosts, I am Sister Teresa Maridin, SBC. And I am Michael Caiga and thank you for tuning in The Happy Life Show. Grabe ang show ng kwentuhan ng buhay-buhay ng mga tao. Grabe! At syempre, kung paano ang buhay natin ay may tunay na kasiyahan at kabuluhan kapag kasama natin ang Diyos. Tama po yan, Sister and Michael. Medyo magbalik tanaw lang tayong konti no? Kasi 2 weeks yung nawala sa atin. Yes. Mga congratulations, ha? Yes, thank you po, Sister. And thank you po sa lahat sister ng mga nanood. Yes, ng Vibrance. Ayan. So, nung mga nakaang dalawang linggo po, ang pinag-usapan natin ay yung paano nga ba mag-create ng wonderful memories for our families who are away, di ba? Pinag-usapan natin yung mga may magulang na OFW at pinag-usapan din natin yung mga millennials na sila naman yung OFW. OFW. Tama. Ganda. Yes. Tonight, ano bang pag-uusapan natin, Michael and Sister? Siyempre, dahil nakalipas yung dalawang linggo, ngayon, mas maganda yung pag-uusapan natin kasi it's all about family but then not just a family, pero yung episode natin for tonight, pag-uusapan natin kung ano yung mga blessing Lord sa malalaking pamilya. Yan. Ano bang title ng episode natin tonight, Mike? Ang title ng ating episode ngayong gabi ay ang Pro-Life Big Families. Yan. Big Families Rock. Ayan. Yeah. Okay. Pag-uusapan natin kaano kasaya maging mapasama sa isang malaking pamilya. Correct, correct. Kaya kung meron kayong mga kaibigan dyan or kakilala na talagang part sila ng big families, no, tag nyo na sila dyan sa ating comment section. And then put our title for tonight as your hashtag. So, hashtag, ano lang ang title natin? Hashtag Big Families Rock. Big Families Rock. Yan. So, sama-sama tayo magkwentuhan, sama-sama tayo magtawanan, kasama ang bawat isa, at higit sa lahat, syempre, kasama ang Diyos. Tama po yan, Sister. So, wag na natin patagalin pa. Tonight, alamin natin, ano kaya ang pakiramdam ng isang panganay sa 7 magkakapatid, di ba? What are the joys and the struggles or challenges, di ba? Parang maging panganay ka nga lang na dalawa kayong magkapatid, mahirap na, di ba? So, what more pag maraming kapatid na 7 yung kapatid mo? So, tignan natin at alamin natin, kausapin natin ang ating guest for tonight. So, she is the eldest among 7 siblings. Isa rin po siyang misyonaryo, no, nag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon. So, tawagin na natin ang ate mo, ang ate ko, at ang ate nating lahat, si Ate Jonelle Junio. Hello, sa inyo. Yes, good evening, Jonelle. Good evening po sa ating lahat. Good evening. Ayan. Yes. So, siguro before we start, Jonelle, maybe you can introduce briefly yourself to us. No? Kwentuhan, simpleng kwentuhan. Sige. So, hi everyone again. So, I am Jonelle Junio. Sabi nyo nga kanina, ako yung panganay sa 7 bunga ng pagmamahala ng aking mga magulang. Yeah. Tapos, I'm already 27 years old. Tapos, share ko lang para lang din may idea kayong lahat. So, yung sumunod sa akin ay 26. Tapos, 27 na pas. Nalito na sa sobrang dami. Tapos, yung sumunod sa kanya, 20 years old. Tapos, 19. And then, yung sumunod sa kanila, sa kanya, yung panglima namin ay 11. Hindi ko alam kung tama pa, pero nasa ganung mga range. Tapos, and 7. Ay, tama ba? Hindi, 11, tapos 9, tapos 7. 7. 7 yung...
Ikaw, Julia, ilang taon ka na? 28 na. Magto-28 na po ako. Ayun, 28 pala. Yung kasunod, yes, mo pala yung 27. Wow. Mm-hmm. Yeah. Nakakalit. Julia, nakakalit. Seven kayo. Ano yung feeling ng maging ate ka sa, kumbaga, ani mo pang mga kapatid? Buwang talagang ating ate talaga to. Yes, sister. Grabe yung, kung tatanungin niyo po ako, ang una talagang pumasok sa akin, kung anong nakaka-pressure, grabe yung, kasi una, bilang ate, ikaw yung nilo-look up nila, ikaw yung, mm-hmm, yung role model nila, so parang kailangan mo talagang magpakabait. Tapos pangalawa, dahil panganay ka, sa'yo din, sa akin din nagsishare ng mga hinaing, parang mga problem sa mga kapatid, si nanay. So, parang, ano bang gagawin ko sa mga kapatid ko? Parang, paano ko ba sila aakayin sa tamang landas? Yung parang, basta nakaka-pressure, but at the same time, masaya. Yung joy ko talaga bilang, parang wala na akong hihilingin pa na kung pwede pa dumagdag pa, ganyan. Kasi lalaki, wow, na ng mga kapatid ko eh. Parang nakakamiss talaga eh. So, wala akong... Nakakamiss yung may baby-baby sa bahay. Nakakamiss. Totoo. So, nakaka-pressure siya, pero masayang-masaya ako na ate ako ng anim pong mga kapatid. Galing. Iba-iba rin po talaga, no, sister and Michael, yung pressure ng pagiging panganay. I mean, I just can see sa mga panganay. Kayo po ba, sister? Panganay po ba kayo sa mga magkakapatid? Pangatlo ako, bali tatlo kaming babaeng magkakasunod. Tapos ang bunso namin, nag-iisang lalaki. Okay. Ako rin yung pangatlo. Oo, tapos pangatlo. Ikaw ba, Mike? Pang ilan kayo? Oh, talaga. Bunso po ako. Pare-parehas pa rin tayo pang. Pero ako po yung bunso. Nagbukang sundan ng dalawa, pero hindi nagtuloy eh. So tama nga, no, ating ate talaga natin si Junel. Ayun, Junel, yung curious lang ako, nung unti-unti mong nakikita, diba sabi mo nga na pressure ka na, I mean, iba yung pressure pag panganay, syempre iba yung set of responsibilities mo, tapos syempre hindi lang sarili mo iniisip mo, di ba? Syempre isipin mo rin yung kapatid mo. Ano yung naramdaman mo nung nakita mong unti-unti na kayong parang ang dami ko ng kapatid, ah? Parang na-experience mo bang sabihin sa magulang mo na parang, mama, papa, baka okay na po yata na apat na lang kami, ganun. Wala bang ganong feeling sa'yo? Actually, kasi kung mapapansin nyo dun sa age, ano namin, age bracket, may batch kami. So, yung unang batch, kami dalawa nung sumunod sa akin, kasi 28, tapos 27, tapos 26 yan. Tapos, yung sumunod, 20, tsaka 19. Tapos, yung tatlo, yung bunso, tatlong bibi nga tawag namin sa kanila. Mga bata, 10, tsaka 11, 10, 9, tsaka 7. So, okay, by batch kami. So, nung apat kami, so sakto nga eh, apat kaming malalaki na nun. Siguro, mga ang bunso namin nun, si MM, mga nasa 12 years old, ganyan, or something ganyan. Tapos, parang, sabi namin sa nanay, sabi namin, parang, nay, parang nakakamit yung may baby, baka naman kaya nyo pa isa pa. Yung kami talaga yung nagre-request. Oh, okay. Tapos, nakakatawa kasi, sakto yun, piyesta dun sa Cavite, dun sa hometown ng nanay ko. Tapos, saktong-sakto, sabi, sayaw daw yung mga gustong magkaanak. So, si nanay, sumayaw siya, sayaw-sayaw siyang ganyan. So, sakto, right after that, siguro few months, grabe, buntis si nanay. Yan, sobrang, kasi ano yun eh, yung apat, yung first na apat na malalaki, una kami, ako lang yung mag-isang babae, tapos sumunod sa akin, tatlong lalaki na. So, parang naghahangad sila ng, ano pa, isa pang baby girl. Tapos, edi, yun na nga, yung panglima, di pinagdadasal namin, sana lalaki, ay sana babae, kasi nga, ako lang yung mag-isang babae. Ayun, nung lumabas, lalaki. Yun, so sarang, sabi, di, yun yung pang-fifth baby ni nanay. Ano yan? Yun talaga yung plan. Kasi pinasayaw pa namin, ganyan, ganyan. Tapos, mga after mga 2 years, sabi sa akin ni nanay, Ning, buntis ako.
sabi, okay lang yan, masaya, marami tayo, ganyan-ganyan. Tapos, nung after 2 years na naman, si nanay, nung natatawa nga ako, naalala ko, sinabi niya yun sa akin, namimili kami ng sapatos. Tapos nung sinasabi niya sa akin, yun, parang lungkot na lungkot, parang siguro kinakabahan siya or lungkot na lungkot siya. Tapos sabi niya, Neng, buntis na naman ako, ganyan. Tapos parang alalang-alala siya, sabi ko, okay lang yan, pagka-graduate ko, magiging manager ako, akong bahala sa mga kapatid ko. Tapos parang simula nun, yung pangarap ko din para sa mga kapatid ko, nagsisimula din yung parang pangarap ko din na maging, yung kung ano yung pangarap ko para sa kanila, maging pangarap. Though alam naman natin na God's plan is always better than our plans. Pero nagsimula na akong mangarap para sa mga kapatid ko. Pero, share ko na lang din, hindi dun agad-agad na mahal ko yung mga kapatid ko. Naalala ko nung, kasi syempre, mga 12 years old pa lang ako, yung parents ko, iniiwan ako sa 2 or 3 ko pang kapatid nung lumalaki nga kami. Kasi magpe-prayer meeting sila. Tapos ako, parang bata ko pa eh. Magugas pa akong plato, tapos mag-aalaga akong bata. Tapos parang, bata pa ako eh, wag muna. Parang ganon. Pero, tapos parang may mga time na lagi, kasi bully akong ate, yung papang-asar talaga na ate. So, ano, parang ang saya-saya ko talaga pag umiiyak sila. Bata pa ako nun. Tapos nung dumating yung time na yung 2 kong yung 4 pa lang kami, si AJ tsaka si MM, nagkasakit sila sabay. Tapos sinugod sila sa hospital, na-confine sila. Grabe talaga yung iyak ko. Tapos parang, ini-imagine ko, what if mawala yung 2 kong kapatid? Tapos parang, Lord, sorry na po, hindi na po ako magiging ganong ate. Sorry po talaga. Doon ko talaga na-value yung buhay ng mga kapatid ko. Tapos simula nun parang, wala. Lahat, kapatid ko to, tawag, pero tuturin ko sa inyo para ko kayong mga anak. Tapos doon na talaga lumalim yung pagmamahal ko sa bawat buhay na lumalabas sa mga magulang ko, yung mga kapatid ko. Yeah. Grabe no, life-changing din talaga yung magkaroon ka ng maraming kapatid. I mean, panganay ka, pero parang nagkaroon ng pagbabago ng point of view sa sarili mo na, ayun nga, sabi mo kanina, na 12 years old ka, parang inisip mo, bata ako pa, maghugas ako ng pinggan, mag-aalaga ng kapatid. Pero unti-unti, somehow, nabago. Ano lang, curious lang ako, Junel, di ba? Kasi sa Pilipinas, I mean sa bansa natin, parang ano eh, medyo malaki kasi yung expectation ng magulang when it comes sa panganay na anak. So, hindi ka ba natakot sa responsibilities mo bilang ate? I mean, hindi naman ba nag-demand yung mama mo or yung papa mo sa'yo bilang ikaw na panganay ka? Praise the Lord, kasi mabait talaga yung mga magulang ko. Kasi never naman nila ako, Junel, panganay ka, pingi akong ganyan-ganyan. O ikaw magpaaral sa mga kapatid mo, ganyan. Pero sobrang bait ng mga magulang ko na dahil yung pro-life din talaga kasi sila eh. So dahil bunga yun ng kanilang pagmamahal, they take full responsibility sa amin. Kahit na malaki na kami, kahit na natatanda na kami. So, pero syempre, dahil nga nakita ko kung gano'n nila kami kamahal, nakita ko yung kung paano yung mga magulang ko sa akin. And dun ko rin na naramdaman na kahit hindi sabihin sa akin ng mga magulang ko, parang akay-akay ko yung mga kapatid ko. Parang one for all for one kami. Yung gano'n, yung hindi ko nakakatakot, oo, kasi syempre, parang yung resources, grabe. Inisip ko nga, kasi yung mga kapatid ko, yung bunso, pag aalis ako, papasok ako, sabihin sa akin, te, huwag ko nang umalis. Paano ako mag-work? Yung parang, ayaw ako paalisin. Tapos, yung pagmamahal nila, yun yung talagang, ano, yung sasalba sa mga takot mo na paano ka magpo-provide sa kanila. Tsaka, grabe, na-witness ko talaga kung paano kami binibless ni Lord. Na-witness ko kung paano, yung despite sa dami namin, kasi naalala ko nung ano, kasagsagan ng padami kami, yung kasagsagan ng dumadami, yun din yung kasagsagan ng RH bill. Tapos parang sinasabi nila na walang pera, ganyan, magasto sa pagpapaaral, ganyan-ganyan. Pero, grabe, praise the Lord kasi yung ako, nakagraduate ako sa isang
one of the top universities in the Philippines. Tapos yung kapatid ko, yung sumunod sa akin, ganun din. Yung sumunod, yung pangatlo, nag-aaral kung saan ako graduate. Tapos yung pang-apat, scholar. So, never, never nagpabaya ang Diyos sa pamilya namin. Yung parang, sige, bibigyan ko kayo ng maraming bunga, akong bahala sa inyo. Yung parang never talaga niyang pababayaan yung mga regalo niya. Yun. Tapos, isa pang pinanghawakan ko, yung parang, eto ako ngayon, maayos ako, never, hindi ako nakaranas ng gutom, ganyan. So, kung gano'n ako minamahal ng Diyos, kung gano'n nagpo-fulfill si God ng promise niya sa buhay ko, that same God, gaganon din yung gagawin niya sa mga kapatid ko. So, kahit na parang wala sa akin yung control, kahit na hindi ako makapag-provide, hindi ko kaya magbigay ko yung mga laruan na gusto nila, alam ko na yung si God na nag-fulfill sa, ng mga pangarap ko, ganon din yung gagawin niya sa mga pangarap ng mga kapatid ko. Yun. Grabe. Ibang klase yun, Janelle. Sobrang ganda na. I mean, yung experience mo na siguro dumating yung point na nag-worry kayo sa resources, pero sabi mo nga dun sa sharing mo, hindi naman talaga tayo papabayaan ni Lord. So, yung tanong ko ngayon, kasi despite of all of those worries before, na sinagot naman ni Lord, na ngayon, di ba? Until now naman, masasaya pa rin talaga lahat, nakakakain naman ng kumpleto. So, ano yung mga kasiyahan or unique adventure of having na maraming kapatid, di ba? Kasi marami. Ano yung mga masasayang moment? Ano yung mga adventure na nangyayari na na-experience? Yan. Kasi syempre, ako personally, gusto ko may experience yun. Pero dahil tatlo, masaya pa rin naman. Pero ikaw na ate ka na iba't ibang, sabi mo nga, may mga kanya-kanya kayong age bracket. Iba-iba. So, ano yung mga unique na experience sa pagiging ate. Go. Sige. For me, yung mapagkama lang ka talagang nanay nila. Kahit na, ang lalaki na nila, may one time, di ba, first batch, si AJ tsaka si MM. That time, pa lang ako noon, siguro mga high school pa lang ako. Mga fourth year high school, ganyan. Tapos yung mga kapatid ko, elementary pa lang. Tapos pasakay kami ng tricycle, sinundo ko sila sa school, ganyan. Tapos pasakay kami ng tricycle. Sabi nung tricycle driver, hindi ko lang maalala yung plate number. Pero naalala ko yung sabi ng tricycle driver. Sabi niya, makinig kayo kay mommy. Sabi ko, kuya, sa isip-isip, kuya, ang bata ko pa . Tapos ang lalaki na niyan, grabe ka naman sa akin. Tapos ito, yung pangalawa naman. Ito yung talaga yung pinaka na-hurt ako. Okay, pero medyo nasaktan ako kasi parang one time nagsisimba kami. Tapos kapapanganak lang ni nanay dun sa pang-anim namin kapatid, pang-anim kong kapatid. So ako kasi yung tipo na huwag ka na nang magkarga, kakapanganak mo lang, ako na magkakarga. Pag umiyak o kaya pag dede say, ikaw na magkarga, pero ako na magkakarga. So one time din nagsimba kami, tapos merong isang babae na nagsismile sa akin. Siguro, tapos lagi ko rin naman siya nakikita kapag nagmamask kami. So, nag-smile siya sa akin. So, nag-smile din ako kasi tapos na yung mask. So, magbe-bless kami kay Father. So, nagkasalubong kami kasi nag-smile ako sa akin. Nag-smile siya sa akin. So, nag-smile. Nung nagtagpo kami, sabi niya sa akin, "Hi, pang ilan mo na yan?" Tapos, college. Tapos sabi niya, "Hi, pang ilan mo na yan?" Tapos sabi ko, "Hala, baka nagkamali lang siya. Give her the benefit of the doubt." Ganyan. Kasi lagi naman niya ako nakikita. Di naman niya ako nakitang buntis. Lagi naman kaming nagmamas. Di naman niya nakitang may baby bump ako. So sabi ko, "Ay, pang-anim na po." Tapos sabi niya sa akin, "Ay, Ning, ang sipag mo din, ha? Parehas tayo." Tapos sabi ko, "Oh my God." Sabi ko, "Hindi po, anak po to ng kapatid ko po to, pang-anim ko pong kapatid." "Ah, talaga ba? Akala ko kasi anak mo." Tapos lumapit talaga ako kay nanay, sabi ko, "Nay, pang-anim ko na daw, ang sipag ko daw, parehas daw." Tapos naiyak talaga ako nun. Tapos parang isip ko, ganun na ba ako kamukhang may anim na lumabas sa akin? Yun, tapos parang hindi naman, meron pang isang instance na nagpa-check up kami. Puro mga bloopers, no? Oo, sobra talaga. Kakapanganak lang. Babing baby pa, as in parang
makikita mo dun sa bata, nakakalabas pa lang niya. So, ang ginawa ko, para hindi ako mapagkamalang nanay, nag-deck 4 ako habang hawak ko yung baby, yung kapatid ko. So, nag-deck 4. Siyempre naman, no, meron makakapanganak lang na naka-deck 4 agad. Tapos, wala. Failed yung ano ko, failed attempt. Mami, eto na, tumukan na natin yung injection na natin si baby. Tapos parang, sige, hanggang sa later on, tinatanggap ko na lang ng tinatanggap talaga. Tapos, yung isa sa mga pinaka-favorite part ko, yung college ako, nung lumalaki na yung mga kapatid ko, nadadala ko sila sa school kapag pumapasok ako. Kasi syempre sila nanay naman, though di naman sila pabaya na hinahayaan nila na daling ko yung mga kapatid. Ako talaga yung mapilit, yung nay, dadaling ko yung mga kapatid ko sa school, Pasko, may party sa amin, ganyan, maraming fireworks. Dadaling ko yung mga kapatid ko, ganyan. Tapos kapag saglit lang naman ako sa school, meron lang akong gagawin para mailibot sila sa, yung maigala ko lang ba. Papayag naman si nanay, hanggang sa nagtatrabaho ako, dinadala ko sila sa office, ganyan. So, tuwang-tuwa naman kasi yung mga bata niya, dalhin mo lang kahit saan, masaya na sila. Mm-hmm. So, yung biyahe, yung joy ko na yung first time kong makita sila, na first time nilang makasakay ng MRT, ng LRT. So, yun yung mga little na unique adventures na feeling ko wala si nanay kasi ako yung nagdala sa kanila doon. Parang ganun. Mm-hmm. So, yun. So, in short, ikaw yung in charge sa field trip ng mga kapatid. Oo, field trip talaga kami. Ang sarap maging ate, Janelle. Pwede mo ba kami maging mga kapatid? Oo nga. May pa-field trip si ate Janelle lagi. Oo nga eh. So, baka naman. Baka. Sige, Janelle, coming from di ba, coming from a big family, ikaw ba naisip mo rin yung sa sarili mo, for example, nakikita mo ba yung sarili mo in the future na if it's already your time to build your own family, would you also like to have a big family? Ako, gusto ko na nga po talaga eh. Yung parang, gusto ko na kumpisan kasi 28 years old na ako, ganyan. Paano ako makakapito, ganyan. Diba? Ako talaga, gusto ko po talaga na magkaroon ng malaking family. Kasi yung nagsistay ako sa bahay namin na meron kami pitong, para talagang party lagi. Yung minsan nag-ano lang po kami kasi nakatira kami sa isang bahay na dikit-dikit. Tapos parang, kapag wala, nagkakantahan lang kami, nagtutugtugan kami ng worship song. Akala talaga ng mga kapitbahay namin, may prayer meeting sa bahay namin. Tapos yung, imbitahan mo lang kami, isang buong pamilya, complete package na, may birthday celebration ka na. Kasi, ang dami namin, ganyan. Tapos parang yung biruan namin sa bahay, tsaka iba talaga. Iba yung bunso namin, iba yung joy na nabibigay niya. Yung, dahil malalayo yung gap namin. Parang iba-iba yung joy na nabibigay namin sa bawat isa. Iba-iba yung strength na nabibigay namin sa bawat isa. So parang, Lord, gusto ko rin ng ganito. Kung bibigyan mo ako ng gantong ng pamilya, kung i-bless mo ako ng isang pamilya, Lord, gusto ko yung kagaya sa amin. Yung madami, masaya. Saka yung iba po talaga sister eh, yung pagmamahala na nabuo kapag ka madami kayo, tas iba-iba kayo, tas ang dami nyo, tas iba-iba yung ugali nyo. Tas kung paano nyo tatanggapin yung isa't isa, yun. Pero Janelle, hindi ka naman, kumbaga, hindi ka naman pinapangunahan ng takot na parang on not being able to provide for your future family. Yung mga ganong ano ba? At first, kung iisipin ko po, pagka nangangarap tayo, ganyan. Sabi ko, gusto ko ng, alam niyo po, sa totoo lang, minsan iniisip ko, kung wala yung mga kapatid ko, ang yaman siguro namin. Yaman siguro namin. Laki siguro ng bahay na, hindi kami siguro nagkakabanggaan pag magsi-CR kami. Excuse me. Yung parang, ang laki siguro talaga ng bahay namin. Pero, tingin ko po yung riches talaga, yung yaman dito sa mundo, never talaga mapapalitan nun. Yung memories na kaya nating baunin. And with that na lumaki ako sa ganun, lumaki yung nakita ko yung perspective na ganun, pinakita sa akin ng mga magulang ko na
yung hindi importante kung gaano ka kayaman. Hindi importante kung ano yung kaya mong luho na maibigay sa mga anak mo. Parang hindi ako parang napapanatag yung loob ko na hindi, kayang mag-provide ni God. Imagine nyo po, seven kaming magkakapatid, lahat kami maayos. Sa maayos na eskwelahan nag-aaral, lahat kami ang lulusog. Yung Lord, paano yun, di ba? Tapos, yung nanay ko po, housewife. Yung tatay ko, mekaniko. Lord, paano? Paano mo ginagawa lahat ng to? Tapos parang, mapapa-thank you, Lord, ka na lang talaga. In totoo, God is a God of providence. Amen. Praise God. Ang ganda ng sinabi ni Junelle. Ang ganda po ng sinabi ni Junelle, sister, and Michael. And to all of you who are watching, na, oo nga, hindi naman din talaga, I mean, ang priority dito sa mundo ay hindi yung ma-provide mo yung mga luho ng mga kapatid mo, or kung may mga magulang na nanonood, hindi. Kailangan na i-provide yung mga luho nila. God will provide what is necessary and what is needed para sa mga anak at sa pamilya. So, one last thing, Janelle, baka meron kang message para sa iyong pamilya. And also, message na rin para sa mga taong nanonood na gusto mong ipakita sa kanila at sabihin how it is a blessing to be part of a big family. Yeah, so, una muna, message ko sa family. Baka maiyak pa. So, message ko sa family ko. Gusto mo ba may background music? Teka, wala kasi yung ano ni Michael. Umpisan mo. Iba yata yan. Ayan, sige. So, for my sa family ko, kila nanay, kila tatay, sobra akong nagpapasalamat for dahil una kayong pumilala sa Diyos, una niyong minahal yung Diyos, kaya ako nandito ngayon. Kayo yung role model ko, kayo yung tinitignan ko kung paano yung isang maging mabuting tao, maging mabuting nananampalataya, mabuting Katoliko. And masayang, sobra kong ina-admire kung paano nyo kami minamahal. Mahirap hati-hatiin yung attention sa pito, mahirap hati-hatiin, mahirap iparamdam ng parang napantay-pantay ang pagmamahal sa pito, iba-ibang ugali, iba-ibang gusto, pero lahat yon kinaya nyo. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal na ibinigay niyo sa lahat ng sakripisyo na ibinigay niyo para ma-raise kaming magkakapatid. And sa mga kapatid ko, no, one for all for one tayo palagi. Alam niyo na love kayo ni ate. So, syempre, hindi tayo, ano tayo, tulungan tayo hanggang sa dulo. Ayan. Tapos sa lahat naman ng nanonood na natatakot na magkaroon ng isang malaking pamilya, okay lang sigurong matakot, pero huwag tayong papadala sa takot. And lagi nating aalalahanin na yung buhay na ibinigay ng Diyos ay isang regalo. And kapag si God nagbigay ng regalo, ano yan, package yan. Kumbaga, ibibigay niya sa'yo. And yung mga susunod na mangyayari, hindi niya kayo pababayaan. Aalagaan ka niya at ang regalo na ibinigay niya sa inyo. And huwag kayong matakot na magkaroon ng isang malaking pamilya kasi sobra talagang saya. Sobrang saya na mapabilang sa isang mapagmahal na pamilya. Sobrang saya mapabilang sa isang masaya at yung doon ka matututo. Yun yung resting place mo, doon yung learning area mo, yung paano mo tatanggapin yung isang tao na mahirap tanggapin, isa kapatid mo na nararanasan mo. So, paglabas mo, kaya mo na talaga, di ba? Yung paano mo iintindihin yung kakulitan ng bata, ang trabaho mo, umintindi ng mga bata, di ba? Para sa bahay pa lang, na-experience mo na kung ano yung may experience mo outside your home. So, wag tayong papadala sa takot because God will always provide and God will always bless us kapag tinanggap natin yung regalo na meron siya para sa atin. Yun lang. Grabe. Thank you so much, Janelle, for that. Sobrang ganda nun. I mean, nag-struck sa akin yung ano, pag binigyan ka ng regalo ng Diyos, full package yun. Mm-hmm. Yan. Yung parang hindi niya okay, tapos na ako sa'yo, binigyan ka, hindi eh.
pag talaga nagbigay ng regalo ang Diyos, ano talaga yun, hanggang dulo, isusustain niya. Kaya totoo na dapat tayo bilang isang Katolikong Kristiyano, huwag tayong matakot na magkaroon ng malaking pamilya kasi God will sustain. Yan, nandun yung mahirap yung buhay, pero I believe that totoo yun, in your own experience, hindi tayo papabayaan ng Diyos, lalo na pag ang sentro ng pamilya natin ay yung Diyos. Thank you very much for that, Junel. Yeah, thank you. So, thank you very much, Junel, for sharing to us your story kung paano na-bless yung pamilya mo despite na sobrang dami. Kasi, di ba, ang dami kasing mindset ngayon, okay, dalawa lang, isa lang, okay na yan. Pero, you prove to us now on the things na shinare mo sa amin, lalo na sa mga nakikinig ngayon, na hindi problema yung maraming anak or maraming, yung malaking pamilya. But then, ano nga, mas masaya pa. Tapos, syempre, yung bilang ikaw, panganay, hindi rin biro yun. Para ka rin kasing ano eh, yes. Para ka na rin nanay talaga ng mga anak mo, lalo na ng mga kapatid mo, I mean. Kasi, totoo yun eh. Kasi, ano yun eh, may responsibilities ka. Totoo yun, na hindi naman din kaya lahat ni tita ng nanay mo. Pero, nandun, nagawa mo yun. Tapos, based on the experience of your parents din, natutunan mo personally na yung pagmamahala ng isang mag-asawa, ng nanay at tatay mo, is life-giving and love-giving. Na yun naman talaga eh. That the very gift of God to us as human being, lalo na after, if our vocation is for married life, di ba? The result of that is for life-giving and love-giving. Kaya ang ganda na the greatest manifestation ng plano ng Diyos yung pamilya mo ngayon. And thank you for sharing to us on all of those experiences, Nel. Amen. Thank you. Thank you, Junel. Salamat sa oras and thank you for sharing with us kung gaano kasaya mapabilang sa isang malaking pamilya, yung mga unique adventures mo with your siblings at kung paano ka nakaka-adjust sa iba't ibang klase ng mga tao kasi una mo na siyang natutunan sa pamilya mo. Ayan. Baka meron kang gustong i-plug, Junel, na mga shows or missions nyo. Or maybe you want to invite some people or yung mga nanonood sa atin tonight. Ayan. So, for those parents na maraming kids, yan. So, meron kaming every Friday, meron kaming Live the Word Kids. Every 5 p.m. yan. So, just message us in our Facebook page sa MFC Kids. So, nandun din yung mga activities namin na pwedeng swak na swak sa mga kabataan ngayon during this time of pandemic. Ayan. Thank you! Just a brief, ano lang, Junel, brief description. Anong ginagawa sa Live the Word Kids? Baka, para alam ng mga nanonood na. Oo nga pala. Yun. So, sa Live the Word Kids, every Friday yan, 5 p.m. So, we study the gospel reading for the Sunday Mass. So, para ready na ang ating mga chikiting at hindi kung ano-anong ginagawa kapag online Mass tuwing Sunday. So, sama natin sila sa ating Live the Word Kids every Friday. Yan. Ayan. Thank you very much. Kasi no one is too young to know Christ. Amen. Galing. So thank you very much again, Junel, for sharing to us your experience. Thank you ulit, Junel. Thank you so much. God bless you. God bless, okay. Junel. Thank you. Grabe, no? Ibang klase yung experience si Junel, no? Yes. Based sa sinabi ko kanina, grabe. Ako personally, dami ko natutunan. Personally, kaibigan ko si Junel. And nakita ko yung mga kapatid niya, yung sobra talagang saya. Yung ano talaga, ako talaga personally nangangarap na ako ngayon ng ganong klaseng pamilya. Sabi ko, Diyos ko, sana, hindi ako nari, sana kayanin na magiging future asawa ko yung ganong kadami. I mean, guys, parang masaya eh. Sobrang saya. Diba, sister? Sarayan masaya magkaroon ng mga malaking pamilya. Pagdadasal natin yan, Michael. Sister, nakamute po ata kay sister.
na. Yeah, sorry. Kanina mo pala ako nagsasagitan. So, alam mo, Michael, agree ako sa sinabi mo eh. Nung habang nakikinig talaga ako kay ano, kay Junelle, sabi ko, oh, ang sarap niyang maging ate. And naaalala ko rin yung experiences ko sa ate ko na, kumbaga, iba din talaga yung bonding. No? And iba rin talaga yung pagmamahal ng isang ating mapagmahal. Si Amy, ate din yan siya eh. So, yan. Tingnan mo. May mga countries na talagang very particular sila na sa pag-control ng ano ng number ng mga anak no ng mga parents, like for example China at saka may other countries na mayroong one child policy sila, talagang very particular sila, so ano yung magiging sa kumaga economic status nila ng bawat pamilya nila. Pero at the same time may mga countries din naman na kumbaga ini-encourage nila yung mga families na kumbaga mag-ano pa na bumuo ng big families talaga. Yung iba, nagbibigay pa sila ng award eh. And then, kumbaga, i-encourage talaga nila ang mga pamilya, kumbaga, to uphold the family values, no? At saka, kumbaga, pahalagahan talaga yung gift of life. So, ayun yun eh. So, kumbaga, kung ang mundo ngayon, sinasabihan tayo na dapat magkaroon ng total population control. Pare daw, kumbaga, magkaroon ng proper balance distribution ng resources. Pero sana din, wag lang din natin kakalimutan, no? Wag lang din natin sana kakalimutan that we have enough, no? Kumbaga, sapat eh. Meron tayong sapat eh. Siguro, ang kailangan lang din natin gawin, kumbaga, tanungin din natin, baka sumusobra lang din ang, kumbaga, ano tawag dito, yung greediness, yung corruption, kung bakit nagkakaroon ng kakulangan, kung bakit ang iba mayroong sobra-sobra, bakit ang iba salat na salat. So tandaan natin that God is our provider. God is our provider. And let us take our part, no, to be of being good stewards, no? Para kumbaga pangangalaga din doon sa kumbaga sa creation. So ayun yun eh. We should also remember to be selfless. Kumbaga, hindi lang yung ako lang yung para sa akin lang. Sana matutunan na hindi natin yung selfless. Amen. Maganda po yung sinabi niyo no, sister. Kasi napakinggan natin on Junelle's part, di ba? Parang hindi talaga niya iniisip yung sarili niya na ako, paano naman po ako, ganyan, di ba? Parang ano eh, nawala sa kanya yung inggit, nawala sa kanya yung pagsisik ng attention from her parents na ako na lang po ang pakialaman nyo, ako na lang po, sa akin nyo na lang po ituon lahat ng mga gastos or what, bahayaan na lang yung mga kapatid. Pero hindi eh, talagang ano eh, napangunahan si Junelle ng yung pagiging selfless talaga na ate. Tinanggap niya yung blessing ng anim niyang mga kapatid. At talaga naman na pag may mga oras na kailangan niyang magsakripisyo sa kanila, talagang ginagawa niya. Tsaka kung nung una sinabi niya sa atin parang medyo naka-feel siya ng takot or worry, pero yung regarding sa responsibilities niya bilang ate, pero ano eh, nanaig sa kanya, yung tinuro sa kanya ng mga magulang niya that the Lord is the great provider of their family, that there is a big plan, bakit meron silang malaking pamilya, na talagang yung mga kapatid ni Junelle, di ba, yung anim kanyang mga ibang kapatid, yun talaga yung unique na regalo sa kanya ng Diyos. And yes, there may be some challenges of being an eldest daughter, narinig natin kay Junelle kanina, pero talagang pinanghahawakan niya yung plano ng Diyos na despite the many challenges, alam niya that God will see her through and her family through, that God will provide for her family. And sobra kaya, ramdam na ramdam ko sa kwento ni Junelle kanina, talagang big families rock talaga. Yes, oh no. Yung kumbaga yung parents niya, nakita niya naman natin din talaga kung paano naging responsible, no? Totoo pa. Grabe. Paano naging responsible. So, thank you, Junelle, for sharing to us
Tuta. Grabe. So, sa lahat ng mga ulirang ate, nakatulad ni Janelle, shout out sa inyo ng mga nakikinig. Anyway, grabe, no? Totoo talaga na by the experience of Janelle, and I believe sa mga experience pa ng pamilyang malaki, sa pamilya talaga natin unang matututunan yung pagmamahal, yung pag-unawa. As in, marami, ano talaga, yung pamilya natin is the first school, the first church. As in, totoo, may malaking role yung kada pamilya na meron tayo ngayon. Hindi siya ano biro, pero there's a big responsibility na meron sa atin. Kaya nga, ang ganda na sharing ni Janelle kanina. Tapos in the family na meron din tayo, I think maganda na remind tayo ngayong gabi na hindi tayo papabayaan ni Lord na yung pamilya natin, dahil binigyan sa atin ng Panginoon, God will sustain to us. And having a family is also, God is teaching us to be pro-life. Kasi dito naman talaga lahat yun eh. Dito natin matutunan lahat ng mga bagay na yun. Kaya nga, dahil sa mga nangyari na yun, sa experiences si Janelle, even siya ngayon, yan, so gaya nga sabi niya kanina, gusto din niya talaga magkaroon ng isang malaking pamilya. Even ako nga personally, nakikinig lang ako kanina, oo nga ano eh. I mean, I see a lot of my friends na malalaki yung pamilya. Sabi ko, pangarap ko yun. Yung parang, oo, siguro nakakatakot. Ako personally, I am a missionary. Paano ko papakainin yung anak ko? Paano ko pag-aaralin? Hindi ko muna isipin niya. Parang gagaya nga sabi sa Bible, diba? Don't worry for tomorrow will worry itself. So, si Lord bahala doon. Basta, maybe just focus on the plan of God for today. At ayan, and kasama sa plano ni Lord yung pamilya natin. Kaya, I think for all of us na nakikinig ngayon, yun lang yung gusto kong sabihin. Kung paano na-experience yung Janelle na nairaraos ng mga kat, ng magulang nila. Ganun din tayo. Maybe just connect to the source of that blessing at one thing for sure, hindi yun magkukulang. Yeah. Amen. Tama. So, sa lahat-lahat ng napag-usapan natin, no, Sister and Michael, of course, hindi mawawala. Ano ang greatest pa-PM sa inyo ni Lord for tonight? My favorite part. Totoo. I think ready na yata si Sister. Ay, sorry, yun. Nakasantawa ko doon. Isang very strong message yung ano ko. Yung pray for families and consecrate our families to the Holy Family of Nazareth. Iba din talaga ang pamilya na nakasentro sa Diyos, na nakasentro sa Panginoon. Kumbaga, katulad nung shinare ni Janelle, kahit hindi ganun karangyang isang pamilya, hindi naman yung material ng mga bagay ang mapapasaya lamang sa family, no? Yung kasiyahang dulot ng bawat isa, yung kasiyahang dulot ng biyaya ng pagkatao ng bawat isa, ayun yung kaligayahan na hindi matutumbos sa kahit anong halaga dito sa mundo. So, amen. Pray for all families. Alam ko dahil marami din nag-i-struggle na family. So, sama-sama natin ipagdasal ang bawat family. Yeah. Ayun lang. Thank you! Thank you, Sister. Yeah. Siguro ako na, sundan ko na. Kayo naman, Michael. Ako, sundan ko na. Siguro ano to eh, hanggang ngayon, parang ito yung laman ng puso at isip ko. Yung regalo na galing sa Diyos ay kailanman ay hindi papabayaan ng Diyos. So, the family is a gift. So, whatever it takes. Yeah, may mga challenges na. But then I think, one thing for sure, hindi tayo papabayaan ni Lord. Yun lang. Amen. Sa akin, ano po, Sister and Michael, resounding sa akin yung sinabi ni Janelle na pag binigyan ka ng Diyos ng regalo, complete package yan. Oo nga naman, kasi di ba, He is a God who knows everything in all His wisdom. Alam niya yung kailangan mo at kailangan ng pamilya mo at makakabuti sa pamilya mo. So when He gives great blessings to your families, especially in a form of very sacred life na tulad ng mga buhay ng mga kapatid ni Janelle, di ba? Talagang hayaan lang natin, i-surrender natin sa kamay ng Diyos ang lahat. Kasi pag nagbigay ang Diyos ng regalo, it will come in a full and complete package.
Amen. Amen. So sa lahat ng mga listeners natin ngayon, dahil nagsabi na kami ng mga PM namin, tatlo yes. kayo naman, isulat nyo sa chat box yung mga pa-PM sa inyo ni Lord. At huwag nyong kalimutan ang hashtag natin, hashtag Live Life, hashtag The Happy Life, and ang title ng show natin for tonight, the hashtag Big Families Rock. Okay, so isulat nyo na yan, damihan nyo, i-flag nyo ng puso. I-comment na kayo, tag your friends. Sa mga listeners ngayon. Yeah, thank you very much for listening. And put the PM, the Lord say. Thank you so much. Of course, hindi magtatapos ang ating programa na walang pa-PM na galing kay Sister. Ang Sister, pagdasal mo po kami. Ayan. Wow. Nakakawis, no? Opo, nakakawis yung ma-pray over sa atin ni Sister, eh. Ayan. Ames, let us pray together the prayer of Pope Francis. His prayer for families, no? Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel, and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Sobrang ganda. Yeah. Thank you, Sister, for reminding us once again. So maganda siguro i-post natin yan sa comment section or even sa wall ng Live Life FB page. And then you can copy yes. and paste it in. Lagay nyo rin sa wall nyo yung prayer for the family. So, once again, maraming salamat po sa inyong lahat ng nanood tonight. Of course, thank you, Jonelle, for saying yes yeah. na maging guest natin for tonight. And tandaan natin lagi that every life is a gift and every family should be open to life. Indeed, big families rock, lalo kapag ang sentro ng pamilya ay si Jesucristo. Amen. Kaya huwag natin kalimutan. Baka may gusto i-plug Michael and Sister. Ah, before ayan. I plug, yes, huwag natin kalimutan na ano. Yeah, ito na. My favorite. So, before I plug, yun lang. Paborito ko to. Isa to sa paborito kong ano, episode natin. So, ano talaga, we always connect our family, lalo na sa mga nagdarasal, sa mga bukasyon nila, sa kung para sila sa pamilya kay Lord. I-offer natin, lalo na doon sa prayer natin kanina, doon sa Holy Family. May our model be the Amen. Holy Family. Yes. Kaya ipa-plug ko na ngayon. Wala lang akong ibang ipa-plug kundi kung na-miss nyo ang ating Vibrance, don't worry. Why? Kasi pwedeng nyo pa rin balikan ang ating Vibrance sessions and workshops. So just go to our website, www.lcsclivelife.org. Tama, Anita? So makikita nyo na doon yung lahat ng mga nangyari last weekend. So, kaya kung na-miss nyo ngayon, don't worry kasi marami pa tayong mga workshop na pwede tayong matutunan. So, you can also go to the YouTube account. So, i-type nyo lang doon yung LCSC Live Life. Makikita nyo na yung series of workshops and sessions. Yan lang. So, well, thank you very much for tuning us tonight. So we hope that you enjoy the episode that Big Families Rock. Yes, congratulations once Thank again. You, kasi talagang ano ha, ang daming nanood ha. And congratulations to the whole team. Alam ko kung gaano kahirap din ang preparations ninyo. But look at the result, di ba? So ayun din, ako din. Gusto ko din sanang invite ang lahat ng young ladies out there. Every second Sunday of the month, you can join us in our online Life Direction Recollection sa SPC Vocation, Philippine Province na FB
page po namin. So, pwede niyo siyang i-search para, kumbaga, sa other details po. So, thank you once again. Yan. Okay. Thank you very much. May patulang po lang ako. Mag-ulag ka na din. Yes. Sorry. Nakalimutan ako. Siyempre, dahil kakatapos na ng Vibrance natin, may kapatid tayong another pillar. Yun lang. Baka sa lahat ng mga young people now, yes, you can register now to the Live Pure Conference 2020. So, you can just visit the Live Pure Movement page, Facebook page, and you can see the details about the registration. So, register na tayo, lalo sa mga kabataan ngayon na naghahanap ng, I don't know, kung anong hinahanap ng mga bata ngayon, marami. So, just go to the Live Pure Movement page and I think you can find the answer on all of the questions in your life right now. Yela. Okay, thank you. Yes, sister. Sister? Ikaw din magpa-plug. Ano bang ipa-plug ko? I-plug ko lang, no? Just always tune in to The Happy Life and anong kwento mo. Yan, magkasunod yan, yes. Saturday oo, pala, and Sunday. Anong kwento mo? Yeah. Yes. So, lagi nyo lang antabayanan ang mga nilalabas nating mga reflections, social media posts sa Live Life. And yun nga, tama si Michael, kung hindi kayo naka-attend ng workshops, attend kayo kasi super enriching, super ganda. May mga work-life balance workshops. Ayan. Isa sa mga favorite nating workshop yan. So, panoorin nyo lang sa YouTube channel and website ng Live Life. Ayun. So, maraming salamat ulit sa mga nanood sa atin. And thank you for always making our Saturday beautiful and alive and happier for always tuning in dito sa The Happy Life. Again, Happy I am Life. Amy Bautista. I am Sister Teresa Madidin, SPC. And I am Michael Caiga. And this is The Happy Life. The Happy Life. Happy Life. Maraming salamat po sa lahat. Abangan nyo kami next week. Thank you. Yeah, thank you. God bless you all. And good night. God bless. Good night.